Alright, what's up mga bro? Yan, galing kami ng Clark, nag-jogging kami, take out ng food. Pa-intron lang natin to, itong engine bushing vlog. Papalit tayo ng engine bushing. Ano na kasi ito eh, matagal na eh. Luma na. 3 years na. Kaya papalitan ko na, wala pa naman siyang problema, okay pa naman. Mga konting kalawang, yung ano, yung bakal niya, yung goma niya, medyo may crack na yata. Napansin eh, pero yung papalitan na natin kasi 3 years na, okay pa naman, di pa naman siya gumegewang. Palitan na natin para sigurado, no? Para bago na yung engine bushing natin. Right, let's go. Alright, ito na yung ano natin, engine bushing. Ayan, ayan yung code. Mga 300 plus yata to, nabili ko sa Shopee. Lalagay ko yung link sa description para kung order kayo. Yan lang yung orderin nyo. Genuine. Ayan, made in Thailand. Ayan, dalawa siya. Ayan yung ipapalit natin, engine bushing. Ngayon, para mabaklas natin yan, kailangan natin ng special tool. Ayan. Yung bushing puller. Ito, around 200, 300 din yata ito. Shopee ko rin nabili. Ayan, lagi ko rin yung link sa description kung ano, kung gusto nyo morder. Ito yung patatanggal natin dito. Baklasin na muna natin yung motor para ma-access natin yung ano, yung engine bushing. Tanggalin natin yung engine hanger natin. Kailangan natin tanggalin yan para ma-access natin itong engine bushing. Ayan yung engine bushing natin. Ang mapapansin nyo, puro kalawang na. Yung rubber nya sa loob, parang may mga crack-crack ng konti. Kaya hindi pa naman sya nagewang eh. Okay pa, pero ngayon nga, luma na kasi gusto ko ng palitan. 3 years na eh. Ayan, tinanggal ko muna yung sa rear shock. Para may gagalaw-galaw ko yung motor. Pagkatanggal tsaka pag-align nung ano, nung makina para makabit natin mamaya yung engine hanger. So okay, tanggalin nyo itong dalawang ano, shaft na to. Yung maiksi dito siya sa ano, engine bushing. Mas mahaba dito siya sa kabila, kabilang side. Ano, yung aking magkakamali dyan, pag sinaksak nyo yan, dito makikita nyo yung kung gaano yung sobra dito sa kabilang side. Na, pwede nating baklasin yung lumang ano, engine bushing. Ito yung gagamitin natin, bushing puller. Itong bushing puller natin, may dalawa yung ano eh, may dalawa yung ito, pantanggal. Itong isa natin gagamitin to. Ito yung gagamitin natin, yung nasa ibabaw. Tatanggalin na natin itong maliit, siguro pang maliit na ano to, na bushing. Yan, ito kasing malaki yung sakto sa bushing natin na tatanggalin. So ito yan, yan. Ito yung sakto niyang size. Yan, para mahila siya. Ito kasi hindi sakto eh. Sa loob siya papasok. Kailangan ng hihilahin natin dyan ito. Dito sa part na ito nakatuon. Kasi yun yung nakakapit sa ano eh. Sa engine. Yan, ganyan. Bali ito papasok natin dito. Yan, halimbawa ito yung ano. Ito yung bushing. Pasok natin ganyan. Yan, lagyan natin dyan. Tapos paglapat na yan, lapat na ganyan, pa-align na, higpitan na natin to. Yan, habang hinihigpitan natin yan, mahihila na yung bushing natin, mahihila na yung paloob dito. Yan, kaya matatanggal sya. Yan, yan lang yan. Alam ko pang click, pares lang eh. Ganito rin size.
baklasin natin to, ano. Spray natin ng konting WD-40 para mas ma dali. Pasok natin itong puller. Tapos yung pang tanggal. Siyempre, double check nyo kung ano, tama yung lapat. Size nito 17mm. Ito yung ginagamit ko, Flyman na socket wrench. Mano-mano lang natin pagtanggal para mas matatansya natin, ano. O, paigpit. Double check yung alignment. Dandan lang paghila. Maghigpit dandahan. Nanyo kung lumalabas. Yan lumalabas naman. Kita ko dito eh. Nahihila na yung bushing palabas. Ayan na yung bushing. Kita nyo ba? Zoom na lang natin para makita nyo. Ayan na yung bushing. Malabas na siya. Ayan, tanggal natin yung lumang bushing. Ayan na siya. Ayan, yung lumang bushing natin. Medyo ano na yung ano eh, rubber. Ano, medyo luma na. Medyo nagka-crack na. Ito okay pa naman, hindi pa naman siya palitin talaga. Ang gusto ko lang palitan eh, para hindi na magka problema pag nagcrack na yung mga rubber. Ayan. Pag nagcrack na kasi yan, alog-alog na yan, kaya gumigewang. Ito wala pa namang crack, okay pa. Ayan, paumpisa pa lang. Normal wear and tear. Ano. Yung orientation niya, wala namang ano, parehas lang siya. Press lang yun. Ay hindi, itong loob. Itong loob yung medyo mas mahaba. Sipatin nyo na lang ha. Ano, parang pares lang eh. Ito mga mas mahaba itong isang side na to. Ayun na lang gawin natin. Ano. Yung mixing dito sa labas. Yan. Mixing side. Yung protruding na yan. Mas mahaba naman sa loob. Kapit na natin itong ano, bago. Yan, pag ganyan siya. Nasa muna natin to. Natin ang WD-40 na lang. Ano, madaling pumasok na. Parin ulit natin. Ito yung mas mahaba pag ganito. Pag ganun din, yan, pakabila naman. Yan, pag ganyan. Tapos, pasok na natin to. Yan. So, i-screw natin to. Kabilang side naman. Yan, ikapay nyo lang. Mag-aalay naman yan eh. Ito naman kasi yung butas nyan. Mano-mano ulit. Dandan lang. Paigpit pa rin. Pakiramdaman nyo kung papasok ano. Ramdaman nyo naman yan eh.
Ayun, pumapasok siya. Ayun, smooth naman yung pasok. Pantayin nyo lang dun sa dating pwesto ng ano dati. Nakikita nyo naman yan. Nasilipin din natin. Ayan, medyo ano na. Pero tingnan natin. Alignment. Ayan, konti pa. Konti pa. So, tandaan nyo lang yung original niya na pwesto. Kung gaano kalapat. Tingnan ko lang sa kabila kung ano itsura. Ano makita ko kung parehas na itsura nito, yung lapat. Kulang pa ano, medyo nakalabas to ng konti. Pero pantay siya dito. Pantay yung surface niya nito, saka nito dapat. Yun yung sa kabila eh. Yun, nasundin natin. Konting-konti na lang. Ayan, okay na. Pantay na siya. Medyo lagpas siya ng konti, pero okay na yan. Medyo lagpas din naman yun sa kabila eh. Ayan, ano yung bago nating engine bushing. Ayan, nakakabit ko na rin yung kabilang side. Hindi ko na pinakita kasi same process lang naman. Ito yung luma natin. Ayan, yung makalawang, medyo may cracking dun sa rubber. Pinalitan ko na. Pero okay pa naman, di pa naman gumigiwang. Ayan, pwede natin buuin yung motor. Kabit ko na to. Natin ang grasa. Higyan nyo na ng grasa yung papasukan ng ano, shaft. Kasi susuot naman na yung grasa sa loob nyan. Konti lang. Okay na yan. Ayan, panasundin natin to. Lang medyo mahirap dito yung pag-align ng ano para masuot. Tingnan natin kung kaya natin mag-isa na. Ay, maiksi dito. Mahaba dito. Ayun natin ito mahaba. Pinakamahirap pag-align. Pag mag-align kayo, mas maganda may katulong ano. Hirap kasi talaga to eh. Subukan ko lang mag-isa kasi busy si OBR. Layo. Yung pumasok na. Grabe hirap. Pasok ko. Ay, Diyos ko. Ayan, okay na. Pasok natin. Hindi ako nagpatulong. So, nahihirapan talaga ako. Buhin ko na lang yung motor. Tapos test ride natin. Alright, that's right. Ayan. Wala naman siyang magiging noticeable difference kasi okay pa naman yung ano natin eh. Yung engine bushing natin. O siguro kung yung sa inyo may problema na halimbawa may mga crack na yung ano talaga na malaki na yung crack tapos nakaramdaman nyo gumigiwang na yun yung isa sa sintomas nyan eh. Pag may damage na yung rubber. Kaya pag may crack na siya malaki na yung crack gumigiwang na yun. Yun, dun yung maramdaman ng pagbabago na gaganda na ulit yung
handling ng motor nyo, mawala yon. Ito kasi sa akin, hindi pa eh. Kasi wala pa naman siyang problema po eh, di ba? Pinalitan ko lang talaga kasi luma na. Kaya may mga kalawang, pero yung kalawang hindi siya nakaka-apekta talaga. Yung kalawang dun sa outer part lang naman yun eh. Ang importante kasi talaga dyan yung ano, yung rubber part. Kasi yung rubber pag, yan misal, pag luma na rin yung rubber, no, lumalambot din yan eh. Kapag mas malambot na yon, mas hindi na maganda yung ano niya, yung shock absorption niya. Kaya pinalitan ko na kasi luma na nga yun. Para medyo gumanda na ulit yung shock absorption. Bago na yung rubber eh. Mas maganda na ulit siya. So yun lang yung check nyo kapag ano, may aramdaman na kayo or visually i-check nyo yung ano nyo, yung engine bushing kung may mga cracks na. Yan, yun lang naman nyo kung senyales na, kung palitin na. Itong sa akin nya, luma lang talaga kaya gusto ko ng palitan. 3 years na yan. Ano to eh? August 2018 ko nabili to, si Honda Beat. Yun, tapos ngayon ko lang napalitan ng ano, ng engine bushing. Pa yung isang vlog ko, nagpalit ako ng ano, di ba? Ng, ang tawag doon, yung engine hanger, ano? Rubber link stopper pala. Ay, nagpalit ako ng rubber link stopper. Sabi ko sa inyo, papalit na rin ako ng engine bushing. Yan, ngayon ko na lang napalitan. Medyo matagal na nga eh. Pero okay lang yun, at least na palitan na natin, ano, bago na. Solid na ulit. Para ano, brand new. O yung mga link pala nyan, yung bushing puller, yung ano, yung engine bushing, ilalagay ko sa ano, sa description na. Sa Shopee ko lang nabili yan eh. Orderin nyo na lang kung kailangan nyo na magpalit o may problema na yun sa inyo. Yung madali lang naman magpalit, kaya-kaya nyo na yan. Patulong na lang kayo dun sa pag-align pag ibabalik nyo engine hanger. Medyo mahirap talaga yung i-align eh. Mahirapan ako, marami lang cut yung video kaya akala nyo mabilis ko lang na ikabit. Pero mga 20 minutes ako nag-a-align-align nun bago ko na i-pashoot yun. Yeah, medyo mahirap talaga siya. O yun lang, tapusin ko na siguro yung vlog dito. Yeah, solid yung handling na ulit. Wala naman nagbago, ganun pa rin. Basta pag may sira na, doon mo lang ma-appreciate yan na nagpalit ka dyan. Kasi gaganda yung handling talaga. Ayan, ulit yung mga link sa description. Ay, nabala, kaya kaya nyo na gawin yan. Alright, mga bro, ride safe.